Magandang umaga po. Ang PIL na idinulot ng coronavirus ay higit pa sa terrorist act ng 9/11 o ng Y2K noon. Bawat tao sa buong mundo ay nangyamba sa kanilang kalusugan, sa kalusugan ng kanilang pamilya. Pero tayo mga Kristiyano, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang kanyang proteksyon ay laging nasa atin. Katulad ni Jose sa Egypto, nakadanas sila ng 7 taong tagutong, pero binigyan siya ng wisdom ng Panginoon at inalalayan sila ng Panginoon. Ganun din si Moises, 40 years sila sa wilderness, pero nanguna sa kanila ang Diyos, kasama nila ang Diyos. Sa maraming pagkakataon, kay Daniel, ang masakop ang Israel ng Babylonia, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hanggang sa panahon natin ngayon, maraming testimonies sa history na tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, ay hindi pinabayaan ng Panginoon. Hindi pinangako ng Panginoon na hindi tayo daraan sa kanumang kalamidad. Pero ipinangako niya na ang kanyang presensya, ang kanyang proteksyon ay laging nariyan sa atin. Nais kong buksan natin ating Biblia sa Psalms 91 verse 1. Ganito po ang nakalagay. Whosoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Verse 2, and I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Tayo pong malahat ay manalangin. Ama, maraming salamat sa pagkakabasa ng iyong salita. Alisin mo ang mga pangamba sa puso ng bawat Kristiyano at bawat mamamayang Pilipino na nangangamba sa coronavirus, sa pandemic na nangyayari sa aming bansa at sa buong mundo. Bigyan mo ng wisdom, Panginoon, ng mga doktor upang magkaroon ng lunas ang karamdamang iyon, at ganun din tulungan mo ang aming gobyerno na makontrol ang mamamayan, lalo na ang lockdown, Panginoon, sa Metro Manila, Panginoon. Ikaw, Panginoon, magbigay ng wisdom sa bawat pinuno na aming bansa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at lagi kang nariyan at gumagabay sa amin. Alam ng Diyos lahat ng nangyayari sa ating bansa. Alam ng Diyos nangyayari ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Ang pangako ng Diyos hindi lamang para sa proteksyon, kundi malapit tayo sa Kanya. Sabi doon sa ating binasa, dwell in the shelter of the Most High, will rest in the shadow of the Almighty. Yung word na dwell, ibig sabihin nun, we abide. We find home. Nakakahanap tayo ng kapahingahan sa presensya ng Diyos. Limitado ang nagagawa ng quarantine sa bahay. Kahit tayo mag-quarantine doon, pwedeng mapasok pa rin tayo ng coronavirus. Ganun din, limitado rin ang nagagawa ng lockdown sa Metro Manila. Actually, lahat ng gawa ng tao ay limitado. Pwede pa rin hindi tayo maproteksyonan ng anumang gawa ng tao. Pero pag ipinangako ng Diyos ang kanyang proteksyon, alam natin na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Siya ang nagbibigay ng buhay, siya rin ang umaalis. Tayo mga Kristiyano, alam natin na kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya meron tayong kapanaganan sa Kanya. Alam din natin na Siya ang may control na ating kaluluwa. Alam din natin na nariyan lagi ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na nagko-comfort sa atin. Kaya hindi dapat tayo mag-worry
saan mang nangyari. Hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo magkakaroon ng action para hindi protectional o hindi na tayo maghuhugas ng ating mga kamay o hindi na rin tayo magkwa-quarantine. Ang ibig lamang sabihin noon, ang tiwala natin ay lagi nasa Panginoon. Higit sa lahat, sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang tunay na nag-iingat sa atin. Kaya nga, nakalagay sa verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. It is a personal testimony. Kaya nating pagsigawan sa buong mundo. Sabi ron, ano? I will say of the Lord. Kaya nating pagsigawan sa buong mundo na ang Diyos ang nagligtas sa akin. Ang Diyos ang nagprotect sa akin. Malagpasan ko ang problemang to, ang bagyong to. Ito rin yung pagkakataon na para ibahagi natin ang salita ng Diyos na ang Diyos lamang ang kayang mag-ingat sa bawat tao sa mundo. Sa mga hindi mananampalataya, ganun din. Mapalakas natin ang mga mananampalataya na magbalik loob sa Panginoon yung mga nanlalamig, yung mga nanghihina, at nawawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos, hindi tayo iiwan. Laging nariyan siya kung tayo ay magdedwell sa Kanya, sa Kanyang presensya. Dahil ang Diyos, nagkikare sa atin. Nagkikare sa ating pangangailangan, nagkikare sa ating mga fear, at nagkikare sa ating buhay. Yun lang po, at maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa Kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo, di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susubuin niya ang maraming anghel, ilang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka sa silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mamagsik, di ka maaano sa mga serpientes liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan
at kung may lahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantin palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan.